pwede nang i-pushback yun. So it's really risky para sa side ng Omega, pero naiintindihan ko yung gusto nilang gawin eh, jungle control. Again, hindi kailangan umuwi dito ni Hilda, meron siyang Blessing of the Wilderness na pumasok siya sa loob ng brushes, magi-heal siya plus meron siyang additional shield. So yun yung magiging factor dito ng Hilda. Other than the information na pwedeng ibigay ni Hilda, nandun din yung damage output na stackable kapag nakakuha siya ng assist or ng pick-offs. A bit of history dito sa dalawang to. Sa Season 7, nag-meet sila ng isang beses noong week number 3. That was April 18, if my memory is good. And 2-0 ang nangyari na nagpabork sa side ng Aura PH. Uh-huh. And kung nakikita nyo ito ngayon, ibang-iba yung pinapakita ng Omega because they're taking itong Aura to the limits eh. Definitely. Parang talagang pinipwersa nila sa limits etong Aura PH and Omega. Ever since then, nung hindi nila nahanap yung groove nila into the early stages na itong tournament, nagbago yung complexion ng team. Yep. At nakikita natin yung adjustment talaga ng pinapakita ng OMG dito. Nakakapag-draft na sila accordingly, depende sa first few picks ng Aura. And with that Hilda pick, tingin ko mas malakas yung invade capability dito. As we can see in front of our screens here, mas lalong kumukunat yung orange buff. Wala siyang gaanong steal, depending siguro kung makakagamit siya ng combat ritual, which is kakagamit niya lang plus a concussive blast, pero hindi pa rin siya enough. Pero mangungulit yan. Meron siyang heal lang ng blessing eh. Blessing wilderness eh. Mangungulit yan. At kung nakikita niya si Toshi ngayon, talagang pinipilit niyang bawasan dito yung Lunox. Gusto niyang pauwiin, ayaw niyang palapitin sa minions. Kasi alam naman natin na kapag nakuha na ni Benny QT yung level 4 niya, ibang kaso na yon para sa isang Esmeralda. Ano nga ba mangyayari, TDZ? Lalo meron pa siyang mystery, meron pa siyang magic worship. So mas makate yung burn. Meron siyang way for them to escape. Pwede niyang i-dodge yung Falling Star Moon. At yung burn factor talaga ng si Haji. Uhoy! Hindi umabot sa kabila. Yung Cyclone ay play na gagawin niya sana. Kenji, hindi pa siya tanky dito, so hindi niya pa ipipilit. And Kilowash going for Heat and Curtizzi. Pero sila Lord Hades, wala silang resources para ituloy yung turtle na yan. Magandang objective din dito para sa side ng Aura. Nakakuha sila ng isa, preventing or rather getting that snowball factor na pwede nila makuha later on. Hindi sila medyo lamang sila when it comes to gold, pero yun yung mga maliliit na bagay na kailangan natin tignan dito, Terce. Kasi yung mga gold na advantage na yan, pwede agad sila makakuha ng isang sub-items na that can help them sustain the magic output sa side ng Aura PH or sa side din ng Omega. Kasi si Curtizzi, hindi siya nag-mystery shop. Wala siya ng magic worship. And si Toshi yung pinaka-target nila, and andon ang Tempest of Blades. Yung mga pokes na nanggaling dito kay Lord Hades, and bibigyan niya ng extra gold dito sa energy shields etong si Lunox. Sa gold lane ka na nga, nakuha mo pa yon, and that is going to be a lot of items para sa'yo. At habang nangyayari ito lahat, tignan mo yung ginagawa ni Ling. Ninakawan niya ng orange buff dito ang side ng OMG. JP Wild Charge, dalawa yung nahuli, and one more hit kay JP will do the trick. He will go down, at andito si Heath. Pumupunta siya kay Greed. Kilowash, inaalalayan niya unti-unti dito si Greed, pero siya ang kapalit nung ginawa niyang sakripisyo. Ang ganda ng ginawa dito ni Curtizzi. Again, going for the Yin-Yang Overton combo plus a Semi Umbrella. Maganda rin yung itemization eh. Yung pagkaka-force ng Omega na okay, huwag natin i-focus dito si Kilowash. Hayaan natin siyang tumalon kasi kaya namang i-absorb ng damage dito ni Heath hanggat nasa loob siya ng brushes. E, tignan mo yung ginagawa ni Heath dito. Tuloy-tuloy siya. And Concussive Blast. Kamuntikan na siyang ma-take down. Hindi enough yung damage at si Heath ang magiging, alam mo yun, mapapunish siya ng todo para dun sa ginawa niya. Pero at the same time, hindi niya binibigyan ng space talaga si Lord Hades para dire-diretso makapag-farm. Totoo yan. At na-control din ng Omega yung top lane, forcing Benny QT to respond on the aggressiveness ng ginagawa ng OMG at nang bigyan ng malaking amount of gold dito si Toshi on top of the avarice, at wala ng energy shields kaagad yung top lane ng Aura PH. At yun yung nagiging factor ng Omega. Control the lanes, force Aura PH na magkaroon ng classic, ng kahit anong klaseng reaction para ma-pull yung members ng Aura PH. Kasi yun din yung ginawa nila before eh, di ba? Na okay, sige, gumawa tayo ng action dito sa side ng Omega, kinokontrol natin yung buff ng Ling, at yun din yung ginagawa ng Omega ngayon this game 5. So, napapansin natin yung adjustment na ginagawa ng mga teams dito, really on point kung ano yung mga advantage na pwede lang gawin
o yung ginawa sa kanila before, ginagawa na nila ngayon. Mm-hmm. Nakikita yung si Creed dito. Siya ang main target sana, pero in that Sonata, pumaling yung isang bala and that could have done the trick. Now, for the side of these two teams, sinaabangan nila yung Turtle, 30 seconds na lang at wala na dapat ditong, wala nang pwedeng gumamit ng retribution sa kanila at this point on. Kasi kung magamit nila yung retribution nila, that only means na mag-go agad yung OMG or yung Aura or yung kung sino man team dito yung nagbabalak. Na alam mo yun, just to go for it. And Benny Cutie, nandun sa may area, nahuli na Falling Star Moon, ginamitan ng Rhapsody, pero hindi pa rin magiging enough yung damage. At si Heath, talagang sobrang aggressive. Si JP, nandun sa may kabila, at ginagamit niya yung Power of Nature at yung Ancestral Gift para makaikot-ikot dito sa mapa at hindi mahuli ng stun ng isang Aggron. Hindi talaga mahuhuli ng stun with the movement speed and the anti-CC from the Ancestral Gift. Pero ang maganda rin yung ginawa dito ni Hita, talagang hindi niya tinatantanan yung jungle area ng Aura and even zoning out the rest of Aura PH nung pagkaka-pick off nila kay Benny Cutie kay Greed kanina. Pero it was a nice attempt from Aura PH na nakukuha sila ng Lord since nakita rin nila na medyo malayo dito si Hajizi, but they need to do it fast. Pero makikita mo din na sobrang kulit talaga ni Heath. Ito the point na ginamit niya yung Death Sonata at si Benny Cutie, siya yung naging kalmado, sabi niya, walang retribution si ADs pero kailangan mapunta to sa atin. Kahit kanino na to. Mm. At siya yung naging kalmado doon, hindi siya pumapalo at inantay niya yung proper timing para huli. Meron na rin kasing additional damage sa mga jungle creeps yung Chaos Assault. At kaya, there's a big possibility kahit hindi mag-retribution si Benny Cutie. Basta tamahan niya lang kayo sa Salt yun, mas malaki yung damage compared sa Hero. So, there's still another way for Aura PH to steal kung sakaling unavailable yung retribution. Pero current scenario, magandang pinapakita ng dalawang teams. Nag-reply din yung Mega with napakagandang point nun. Ngayon, si Heath, kanina pa siya nangungulit to the point na si Lord Hades, ang unang kinuhang item is the Demon Hunter Sword. Mm. Kailangan niya na mag-ingat dito. Oo. Kasi if ever magkamali siya ng pagiging aggressive dito sa may mapa, mas madali siyang mapapanish at yung magpapanish siya kanya mismo, yung Ling na. Kumbaga, startiran mo, ako tatapos. Parang ganun ang mangyayari. Alam si Kenji, kung napapansin mo, naku po, tinaluntalo na dito ni Lord Hades. Walang buhay masyado dito yung glue. At napababa ni Heath etong si Ling gamit ang kanyang ultimate. And alam mo, may micro stun niya na alam mo yon, mabilis yung stun. Mm-hmm. Pero kapag ka kasi max yung stacks mo or maganda yung stack number mo, solid yung damage. Pero si Heath dito, dalawa pa lang yung nagiging stacks niya. Talagang hindi niya kasi plano humanap ng kill. Ang plano niya lang dito, guluhin lang si Ling. Manggulo ng manggulo. At sobrang effective. Nakikita niyo dito, kahit lamang sa kills ang Aura PH, when it comes to net worth, 2,000 net worth ang lamang ng Omega. And they're not stopping kasi hindi na kailangan umuwi dito ni Hit eh. Talagang manggugulo lang siya ng manggugulo, forcing a lot of skills sa side ng Aura PH. At ito, OMG, meron na naman silang standstill. Hindi sila nagbabanatan. As in, literal, anti-objectives lang. And this is reminiscent kung ano man yung ginawa nila ng game number 1. Ito yung disiplina na napansin natin sa kanila. Nagkagulatan sila for the next few games. Pero sa totoo lang, ito yung good example ng disiplina na parehong team na to. At sa disiplinang yun, nahuli. Nahuli nila si Pobius. At with the Death Sonata, and yung problema kay Pobius, wala siyang masyadong mobility kapag kapauwi na ang usapan. Yes, kaya niya lumapit sa mga kalaban, pero yung sabihin mong aalis lang siya, nako, hindi, wala siyang ganun. Wala siyang disengage, lalo't naka-flame shot pa siya. Pero magandang ginagawa ng Omega, going for the sandwich play, nagkaroon ng opening para ma-take down yung tier 1 turret sa middle. Pero with the movement from Greed and also Heath and Kenji, mas na-occupy nila, mas na-pushback nila yung Aura at nahihirapan silang pumasok ngayon kasi si Heath nandun sa may harap at pinaprevent nila yung incoming members ng Aura PH. And yung Lord nakuha ng OMG, step in the right direction kung gusto nila mapanalo to. And look at this, napakanaraw ng space na to. Kilowash, talagang pinupunta na si Kenji at si Kilowash ang napili, yung walang mobility talaga, yung napagtripan nila. And Kilowash, pinili na lang na lumaban, talon siya ng talon dito, ang daming dash na ginamit kanina, full stack sata siya, pero hindi niya kakayanin yung damage output ng Omega. And pumasok si Toshi, Falling Star Moon!
Saktong-saktong pagka-falling star mo niya, kakapick up niya lang din ng Feather of Heaven habang yung Lord umaarangkada sa may top lane. Unting members na lang ng Aura PH na susurvive. Wild Charge! Wild Charge, napakaganda ng bato pero yung Order of Brilliance, hindi pa ganun kataas yung damage output. At Tads, may napansin pala ako. Ano man? Kapag ka nanalo dito ang Omega, oh, kapag ka nanalo dito ang Omega, pwede na naman maulit yung mga dati nating pwestuhan nung Season 6 kasi yeah, may nandun din yung Prenic. Oh. Pero, kung Aura naman yung mananalo dito, baka pwedeng mangyari na naman yung Season 4, Season 5 na setup natin. Nako. Kasi, nako. Yung blacklist, nandun na si taas and technically, andun si B-Wise. Nandun din si B-Wise. At mukhang nagdedelika doon na ang Aura PH as the Lord will storm into the top lane. Unti na lang ang inihintay ng Omega dito at unti-unti nila nakokontrol. Kenji will disengage. Ang ganda nung timing ng Flicker just to get out at si Kenji dito naiwan sa may kitna pero walang pumapansin sa kanya and Kenji talagang ginagamit niya yung kanyang tankiness para manggulo pero this time around, sumobra ang kanyang pwesto. Yep, at napanis siya dun sa loob. Aura PH looking for an opportunity to breathe. 4 to 7 mga kaibigan at unti-unti na lumalayo ang lamang sa net worth ng Omega. Almost 6K na nakakuha ng Divine Glaive dito si Benny Cutie pero mukhang magkaroon naman engagement dito sa may middle lane. Pero sabi ng Aura, sandali lang. Kailangan muna namin makahinga ng onte pero si Toshi with the enough space na nagkaroon siya kanina, unti-unti nang sumasakit. Kahit yung basic attack niya with the Feather of Heaven, at kung nakakuha siya ng Holy Crystal, lako, mas mahihirapan mag-sustain ang frontliners ng Aura PH. At si JP lang naman yung magiging frontline nila eh. Ito ang sinasabi natin, Tads. This is going to be one hell of a series. At ito yung pinapakita nila sa atin. And tignan mo, isang maliit na pagkakamali lang na nanggaling sa Aura, ganito kalaking damage na ang napinsala sa kanilang base. Nako. At with that, Lightning Truncheon plus the COD combo para kay Curtizzi, lalong pumuputok na ng damage ng same may umbrella at kailangan mag-ingat ng mga backlines ng Aura PH kasi isang burst lang ng combo, mahihirapan talaga sila agad. With the itemization AC para kay Heath and Holy Crystal, nakuha na rin ni Toshi. Aura Philippines, kailangan nila ilabas yung sarili nila dito sa predicament na napasukan nila. This isn't the best setup for their side. Pero alam mo, Aura Philippines, nakita na natin sila kumambak sa mga ganitong klaseng kalamangan. Pero ibahin nyo to. This is Omega in playoffs form. Oo, grabe. Ramdam na ng Omega yung pagkakalamang nila. At kailangan nila bantayan kung saan magagaling si Toshi dito. Ang ganda ng mga falling star mo na ginawa ni Toshi kanina. Pero as you can see, Kenji and Heath, mababa ang buhay nila. Nakapag-ulti si Kenji dito. Just getting the sustain na kailangan niya. And Kilowash, talon ng talon. Pinapasok niya sila Heath. And Kilowash going in. Kakayanin niya ba? At siya ang unang tutumba sa laban na to. And Roy! Ruby DD play! Benny Cutie! Pinarish niya yung mga tao sa OMG. Natagalan! Triple kill! Benny! Will he go for more? At ito na ang sinasabi natin ang pagbango ng api. Aura PH! Shutdown! Nahuli na si Toshi at si Kenji, papakawalan na lang nila. Napakagandang skirmishes na binigay ng Aura PH. Nahuli nila yung OMG while disengaging at nahuli sila sa may choke point. At napakaganda ng ginawa doon ni Kilowash even though he understands na okay lang. Kahit wala akong pang disengage, makakuha at makakatalon pa rin ako para lang maklose yung gap ng Aura at makahabol sila kaagad. Looking at the items here, Brute Force Breastplate plus a lot of magical items para kay Kilowash and this is the opportunity that they are waiting for. Lord is now being taken out. Eh, grabe yung ginawa doon ni Lord Hades with the retribution na secure nila and JP will be the exchange para doon sa Lord take pero I think Aura okay is lang. Happy with that. Masaya si Aura pero kasi Omega dito, they will make short work or mabilis lang nila matutumba etong Lord level 2 na to. Yeah, pati nakikita natin meron din kasi pull yourself together dito si JP. So, other than the death timer cooldown reduction, meron din siyang reduction from the sprint. So, kaya talaga niyang worth it siya na mag-exchange or mag-sacrifice ng buhay. Pero ito yung ginagawa dito ni Lord Hades Tol. Talagang okay lang, sige, i-occupy niyo yung jungle area namin. Mag-aanap ako ng paraan para makakuha ng buff, which is dun sa mismong territory ninyo. And ito ang first tower
first turret na na-take ng Aura PH ay handog sa kanila ng kanilang minions. Yung top turret ay tutumba. Yep. And ito yung kinukulang ng side ng side ng Aura kanina pa. Wala silang push na nang walang push na nagaganap para sa kanila. After nila lumaban, literal wala na silang mababato at kailangan nila umuwi. And I think yun yung nagiging advantage ng Omega. Yun nga eh. Kumbaga unti-unti nagkakaroon na ng ano ng unting momentum swing yung Aura PH after that fight yung sa skirmish nila diyan sa may purple area ng Aura PH. Pero ang nangyayari, humahatak ulit pabalik sa side ng Omega. Since alam nila na okay, error yon, pwede nating ulitin ulit, tayo pa rin yung nagdadala ng momentum. Pero kailangan mag-ingat ng members dito ng Aura PH, just like so, kasi makati na rin yung damage ng OMG. JP Greed, kailangan nila umalis and mag-turn around sa side ng Aura. We will be heading back to Celestial Palace at nasa gitna tayo na mainit na laban. Si Heath na patalon doon sa may likod at si Kilowash. Talon dito sa may harap at talagang kinokontrol niya lahat ng pwedeng makontrol. And Immortality na pop. May sasalba ba sa kanya? Yes, sobrang daming sasalba sa kanya as JP is there para tulungan din siya at alalayan siya palabas doon sa may gitna. Pati nakuha na rin ni Lord Hades yung purple buff niya. So nakahinga siya ng malalim. Nakahinga siya ng maluwag. Rather, para kay Lord Hades. So, okay, reset muna tayo. Hanap tayo ng pagkakataon na makahuli tayo ng isang miyembro ng Omega. At JP, just face checking every single brush na may bottom lane since kailangan din nilang i-push back tong bottom. Medyo malalim na rin yung equilibrium ng creeps sa may bottom lane. At dun din pupunta. At nandun din rather yung Lord. So, push the lane, go for the Lord, get a better position. Yun ang pwedeng gawin ng Aura to turn things around. Lamang sila sa net worth, yes. Pero Omega, sa item and draft nila, ang dami nilang pwedeng gawin. So yun din yung nire-respect ng Aura. And Toshi, unti-unti nang binabawasan kanina etong Lord. Pero nakirealize sila na, nag-split push na naman yung Link. Kailangan na naman natin ng tao doon para talagang pigilan na siya sa pag-split push niya. And hindi niya titignan yung brush doon. That could have been a good attempt. Mm-hmm. Kung pipilitin nila, Falling Star Moon could have hit. Nandun din sa area si Hajizi. So if ever mabilisan nila ang pag-takedown sa isang lane, malay mo matanggalan nila Immortality or talaga matakedown na nila. That's true. At kita natin dito yung Aura PH. Again, Kenji with the ultimate. Forcing Aura PH to get around and get back. Pero mukhang nakuha din yata ni Lord Hades yung buff dito. At nakita rin ng Omega na ginamit ni Lord Hades yung Retribution. So this might be the Coulters. Pwedeng mag-lord dito yung Omega. Pwedeng-pwede. Alam mo yung Enchanted Talisman na nakuha na ni Kilowash. And all of our players na nandito sa series na to, lock item na. Lock item na. At mamaya-maya, makakita na tayo na naguhubat na sila ng mga boots nila. Magpapaan na sila, tol. Papunta sa base ng kalaban. Pero sa ngayon, objective is the main key for winning para sa dalawang teams natin at nag-aabang na sila sa my Lord area. Unti-unti na rin sila nagkakaroon ng mga potions para sa dalawang teams natin. Benny Cutie going for a pure damage plus the Winter Truncheon. Ang problema lang nila dito is si Heath. But with that, at dito si JP, kinukulit niya sila ano? Kinukulit niya talaga dito sila Haji. Oo. At doon sa may taas, mayroong laban na naganap. Lord Hades ginamit yung Tempest of Blades. Dalawang ultimate ang wala sa Aura. And may mga ultimates dito, yung side ng Omega, kompleto sila. If ever gusto nila labanan to, this is the perfect time. Nako po, si Heath, medyo bawasan na rin. Meron siyang Immortality, pero Benny Cutie nagamit ng kanyang Chaos Assault. And wala siyang Flicker, nagamit niya yun kanina, Kilowash. Finds Hajizi, tignan mo yung ginagawa ni Kilowash, yung natalang yung natalunan. Pero nasaan yung Ling? Yung Ling nandoon sa my Lord area at pinipilit niyang bawasan unti-unti. Pero ang kunit na rin kasi niya, 66,000 yung HP. And it might be a 70,000 more HP para dito sa Aura. At may hirapan pa rin talaga. Hindi mo masasabi na hindi magkakaroon ng team fight, especially with this massive amount of HP para sa Lord. So it's all about pushing the lane first and clearing, or rather get a pick off sa side ng Aura PH. Pero sa Omega naman, kailangan lang nilang ma-secure or kailangan nilang ma-control yung lane equilibrium, prevent Lord Hades from pushing, and then go for a 4v4 fight.
Kasi kaya nila eh. Ang dami nilang pang-burst na ano, yeah, na heroes eh. Yep, nakikita ko rin yung Tads. Pero ang problema kasi is hindi makahanap ng tamang pwesto eh. Yun. Isa yun sa mga... Yung hindi nila mahanapan ng pwesto na pwede sila manghuli. Wala sila nung parang kadya kanina. Wala sila parang show na pwede ilapit sa'yo para ma-burst mo. Mm-hmm. Meron silang Kenji though with the pero glue. Pero kasi kapag si Kenji naman nagtampisaw dun sa may gitna, aantayin niya na pwede siyang lumapit, which is kapag ka nagawa niya yun, madaming pwedeng gawin yung aura para pigilan siya eh. Oo. Pwede silang mag-counterplay. Parang ganito, Kenji might be the next target. At si Kenji na nga ata yung tutumba, wala siyang immortality. 85 seconds, tol. Napakatagal niyan. 85 seconds. TikTok timers is alive. Nung 20 minutes pa, pero right now, 33 minutes. Wow. Matagal na yan. Mukhang makakita na naman tayo, Ters. Here we go again. 47 minutes ang ating record. At malapit na, tingin ko, ramdam ko, baka matalo pa natin yung ano eh. Yung timer natin kanina eh. Since nakikita natin na sobrang ingat na rin ng dalawang teams approaching the Lord, 33 minutes in. At syempre yung Omega, hindi na magpapatalo yan, magiging safe yung approach nila when it comes to the next team fight. Safe na safe sila eh. You're fighting for upper bracket life. Oo. Ganito talaga yung nangyari. Ganito yung mga types of performances na lumalabas sa mga players na ayaw mag-risk. Gusto nila, unti-unti nilang kukunin yung panalo. Pero alam mo, si JP, nahuli nila. Yun yung overturn. Hindi ipipilit. Alam niya ang power of nature lang yung katapat at hindi niya namahatak yung pabalik. The damage is there. Pero hindi niya magagawa yung control. Toshi, nahuli ni Greed. And tignan mo yung damage output ni Greed. Ang kate na rin. Yung Burst Fighter, Fireball plus the Ashing combo. Searing Torrent pa. At nandito si Heat, binibigyan niya ng proper vision si Hajizi kung kailan siya papasok. Pero sabi nila Benny, sabi dito ni Greed, ikaw yung pupuntahan namin and yung mage duo nila. Sila ang bahala doon. JP, nandito sa area at si Toshi nandun sa may taas. Nag-split push siya. And unti-unting bumababa yung buhay dito nung Lord! Ooh! And that is going to be the collapse. And Hajizi will go down. 11,000 na lang yung dami yung buhay ng Lord dito. Toshi with a sliver of HP. Lord Hades, gustong gusto niya yan. At nakahanap sila ng opportunity. Ito na, hinihintay nila. Kurt Easy. Ang ganda ng pwesto. Pero yung base. Kaya nila i-depend. Pero the Lord still has been taken by Lord Hades. Nice attempt from Kurt Easy, even using the yin yang overturn. Pero hindi. Sabi ng Aura PH, 16 to 14 mga kaibigan, ito na nga ba hinihintay nilang pagkakataon, wala na silang inner turret sa side ng Aura, pero ang OMG, nasa kanila ang presensya ng Lord at kakatok na ang Aura PH sa base ano ng Omega. Ano ang kayang gawin ng isang Kagura at isang Glue in terms of clearing the waves? Ang laki ng waves na dinadala dito ng side ng Aura. Ang tanong lang naman dito, Tads, kaya ba nila i-clear? Kaya ba nilang i-clear? Pero with the yin yang overturn from Kurt Easy, tol, muntik pang mapatumba nila si Benny Cutie. Pero Aura PH, nakuhula ng isa. Si Heath buhay na, and 16 seconds si Toshi. Kaya ba nila i-stall yung game unti-unti para makabalik yung kanilang mga main damage dealers? Kenji, tinanunan! Heath, tumumba! At yung Lord, umakalo sa base! And this is... it! Game number 5 goes to Aura and they advance sa ating upper bracket. And this winning moment, ladies and gentlemen, is brought to you by Head and Shoulders. What a series! Ladies and gentlemen, Aura PH, after nilang matalo nung game 1, bumalik nung game 2 at game 3. Omega naman! Money that I don't accept.